good morning. Ayan, good morning guys. Ito tayo sa kwarto. Ito yung malaking kwarto namin. Ayan, may mga bata. Si Summer, siya, si Winty, natutulog. Ang gulo ng room namin. Nakakalat na itong laruan nila. Nasa floor yung bed namin, guys. Dalawang bed yan magkatabi. Queen size tsaka king size. Kasi nga, ayan, para hindi sila malaglag. Ayan. Ang gulo. So, labas tayo, guys. Kasi, unang araw namin ng ano ngayon, ng, ano tawag nito, online classes. Kaya, gisingin natin si Mami. Ne, ne. Ito na ko sa kabila, ha. Doon ka nalang manood sa ano, sa kwarto. Tulog pa sila, nising ko si Mami. Sila yung siya yung nagbabantay muna ngayon. Ayan guys, kakalat yung mga LBC box. Ito lang kami sa bahay. Pero, yun nga, may online classes kami ngayon. Ayan, kulo ng bahay na. Kaya, ayan, ayan, babahan muna natin tong coffee. Kasi, ayan. So, today guys, papakita ko sa inyo yung kung paano yung ano ng remote classes dito. Kasi nga, dahil lockdown, ganyan. So, kailangan pa rin namin mag-aral. So, ayan. Isa to sa extra room namin, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan, din dyan ako nag-live kagabi. Isa to sa extra room namin. Kasi yung bahay namin may limang bedroom. Tatlo yung extra. Tapos kay kuya tsaka sa amin yung dalawa. Ayan. Ayan na si kuya. Good morning. Say good morning, kuya. Morning. Had your breakfast? I had your bread na. You drink your milk na? Ayan. Lumang kwarto niya to dati. Ginawa extra bed na lang ngayon kasi dun siya sa kabila natutulog. my work is with a high needs disability client, and poor mum's got cancer and she's halfway through her treatment. Yeah. So she's done her immune system down. Now we're back to Tanya. We'll also be getting, do you remember in class you used to get a questionnaire for a new unit that you would actually... Ayan guys, katatapos lang ng ano namin, ng online classes namin. Nag-enroll kasi ako guys, nag-aral ako ngayon ng ano, yung sa age care, mga disabilities, mga ganyan. Sa atin, common siyang parang ang ano nila is yung sa age care. Ayan, caregiver. Ayan, caregiver. Yan yung perfect term na ginagamit sa atin. Caregiver yung ano nila guys. Then, kasi dahil nga PR ako, ang kagandahan nito guys is normally, pag pumunta dito sa Australia, mag-i-student visa, yung mga nurses na ganyan, mga RNs sa atin na walang experience pa, so pupunta dito, mag-i-student visa, yan yung normally na pinapakuha sa kanila ng course, stepping stone, ito guys, ayan. Yung magtatrabaho ka sa aged care, mga disabilities, na mga ano, mga facilities. Tapos, yun yung parang sa'yo na makapasok ka dito. Then pagdating mo dito, step by step, yan, naka-experience ka na, yung aged care or caregiver, mag-aaral ka ulit step by step kung i-continue mo yung pagiging nursing mo. Tapos magte-take ka dito ng mga IELTS nila. Basta, dami silang ano guys, kasi hindi sila basta-basta kumuka kahit RN ka sa atin. Kailangan meron ka din talagang qualification ng Australian ano nila. Australian qualification. So, yun. COVID ngayon. Normally, every Monday kami pumapasok sa school. Hanggang 6 to 8 months, every Monday lang yan siya. 9 to 3:30.
Yan. Pero dahil ngayon, may COVID tayo, so lockdown, bawal lumabas, bawal pumunta ng school, ganyan. So, ginawang online classes. Then, yun nga. Pero ano pa rin, yung assessment namin, yung kailangan namin yan, OJT sa aged care facilities, ano pa din, parang mapupostpone kasi nga, careful, extra careful sila ngayon kasi bawal bumisita doon sa aged care facility kasi nga yung sa COVID, 'di ba, yung mga matatanda, yung madaling kapitan ng COVID. Kaya ngayon sa kanila bawal visit, kahit na family hindi pwedeng bumisit, hindi pwedeng pumasok sa loob. Ang nakapasok lang sa aged care facility ngayon is yung mga nagtatrabaho lang. So, yun, okay na rin. At least, inaano ko kasi guys na habang andito pa si mami ko, mapag-ano ako ng school, mapag-training. Para at least kung gusto ko mag-work. Kasi at the moment kasi guys, dito lang ako sa bahay. Then, yun nga, meron naman kaming online business, meron din naman kaming home business dito sa Australia. Maayos naman yung work ng asawa ko. Pero, hindi kasi natin alam guys eh, na alam nyo yun, medyo lumalaki-laki na yung mga bata. Tapos pag nag-aaral sila, ayoko naman na dito lang sa bahay, ma-board, ba? Diba? So, at least kung gusto kong magtrabaho, anytime, meron akong experience na ano. Kasi, nag-work ako dati sa Dubai guys, 5 years ako doon, marketing manager ng mga ano namin, yung company namin is nagpo-provide ng mga casual staff sa mga hotel, sa MR. So pag ano, pagdating ko dito, hindi ako nakapag-apply agad, nakapagtrabaho agad ng ano, kasi yun nga, nang anak ko, tapos nasundan agad yung anak ko. Kaya yun. So ngayon na medyo malaki-laki na sila, at least yung kung mag-work ako sa aged care facilities, mag-caregiver, ano tawag nito, hawak ko yung oras ko, flexible yung time nila, merong pang morning, afternoon, merong pang gabi. So if ever sa umaga dito lang ako sa bahay, hindi ko sila kailangan ilagay sa child care kasi yung child care guys sobrang mahal, as in like $120 per day. So, nasa 100 times 30 po yun. So, magkano yun, ba? Diba? Tapos, dalawa pa yung anak ko. So, dalawa. So, 240. So, almost, yun na yung sahod ko a day. So, ba? Diba, babayad ko na lang sa childcare yung sasahurin ko. So, napag-usapan nga namin nung mister ko na gusto ko mag-work, mag-ano ko ng work na flexible yung oras. Para at least sa morning, dito ako sa bahay, kasama ko yung mga bata. Then paggabi, or afternoon shift, or night shift, pwede akong pumasok sa work. Then siya yung kasama sa mga bata. Kasi medyo malalaki na naman. Hindi na masyadong ganun ka. Alam niyo yung pagmadaling araw, hingi silang dede. Sila na lang kukuha dun sa kung saan ko nilalagay yung dede sa gilid ng pillow nila. So, yun. So, guys, please subscribe. Then, click the notification button para po ma-notify kayo if ever meron kaming bagong videos. So, yun na lang, guys. And, bye!